Okay, balikan natin itong ating balita, no? PNP, hinimok ang mga napalayang convicts sa ilalim ng GCTA law na magkusa ng sumuko. O, ayun ha. Ito'y maliwanag na ang utos ng Pangulong Duterte na dapat sa loob ng 15 araw ay sumuko itong mga convicts inos criminals na ito, dahil kung hindi ay maaring mag-order ang Pangulo ng shoot to kill order sa inyong mga heinous crime convict, no? Kung saan nga, ayon nga sa PNP, umaabot na sa 1,018 heinous crime convict ang kusang sumuko sa PNP sa iba't ibang istasyon sa ating bansa. Ito na yung sinasabi natin na bayan na talagang meron din talagang susuko, ano? Pero ang sabi nga natin dito, kung hindi lamang sana nagkaroon ng anomalya sa pagpapalaya, lalong-lalo na isinamantala ito ng mga tiwaling opisyal ng Bureau of Correction, yung GCTA, yung Good Conduct Time Allowance, na isinibatas ng Republic Act 10592 na ito'y nagbibigay ng privilege sa mga pilanggo sa New Bilibid Prison sa buong bansa na maaari silang makapag-avail ng pag sila'y na umabot na doon sa na-commute, na-consummate na nila yung kanilang parusa, sentensya, at sila'y nagpakita ng kabaitan, mapapasa ilalim sila, pwede sila mag-apply sa GCTA law na yan. Subalit, ito pong masakit bayan. Nalaman natin na meron palang Department Order Number 953 na hindi pwedeng palayain ang mga bilanggo na may mga kasong heinous crime, katulad ni Mayor Antonio Sanchez, yung suspect sa Chong Sisters na hindi dapat palayain kahit sabihin pang sila'y nag-apply sa GCTA na yan. Eh, yung mabigat pa nga nito, according to Department Order Number 953, ay dapat kapag nagpalaya ka ng isang criminals, lalo na heinous crime, ay kailangan ay pirmado ng Department of Justice Secretary. At mismong yung Bucor Director General ay magbibigay ng certification sa taong maaring makapag-avail ng GCTA. Pero hindi rin pala ginawa ni Peldon, sapagkat itong namang si Peldon na ito ay hindi pala binasa yung nilalaman ng Department Order Number 953. Kaya nga nakakalungkot ba yan, sapagkat itong GCTA law na ito, sinamantala na ito, tingnan mo ha.